Magandang umaga mga kababayan, buong Pilipinas, mga kababayan naming OFW na ngayon ay nakatutok din sa ating live coverage, special coverage po dito sa ginawang paglusob. Itong walang puso, isang karumal-dumal na hindi mo talaga malilimutan na ginagawa po ng mga kapulisan dyan sa KOJC compound. Live na live na po tayong napapanood muli ha, sa ating mga social media accounts at sa ating mga telebisyon. Narinig tayo at maging ngayong araw na ito, marami pa po tayong mga update na naaabangan ngayong araw po. Kasama pa rin si Franco Baranda at ang kasama ko po dito si Almar Forzuelo. Mga partners, magandang umaga sa inyong dalawa. Yes, magandang umaga sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating live coverage dyan sa KOJC compound na napaka-importante ngayon dahil dito nakasalalay ang pagsiklab ng pagkakaisa ng ating mga kababayan dahil gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi na tayo ang nagtalaga sa kapangyarihan ng bawat taong nakaupo sa kanilang posisyon, especially si Tore na nagsagawa ng karumal-dumal napakasamang operasyon sa compound ng KOJC na ikinasawi ng isa sa mga full-time member o worker o manggagawa ng naturang kongregasyon. At siyempre, makakasama din natin partner Franco ha, si partner Almar Forzuelo. Partner, good morning. Good morning mga kapartner at tutukan po mga kapartner, patuloy lang kayong tumutok dito sa ating programa dito sa SMNI para kayo po ay magiging updated po sa mga lahat po ng mga pangyayari doon sa Davao City. Oo, alam mo mga partners, talagang ano tayo, team walang tulugan dahil patuloy pa rin na nandyan ngayon sa KOJC compound ang libo-libong mga pulis na lumusog pa kahapon na simula alas 3 ng madaling alas araw yung partner. Alas 3 kasi nagbo-formation na eh. Almost 24 hours na ha? Yung kanilang pananatili dyan, yung ginagawa nilang pang haharas dito nga sa mga kababayan nating mga missionary workers dyan sa KOJC compound. At yan talaga ha, ay nakikita natin, this is the first time na may ganitong klaseng pagsisilbi o paghahain ng arrest warrant sa isang lugar partner o sa mga ilang subjects. Talagang parang nasa gera itong mga kapulisan na nandiyan mismo sa loob ng KOJC compound. Natutulog! Aba, akala mo parang tahanan nila at parang tayo pang nanggigipit. Sinasabi pa na ang KOJC yung nagre-resist. Paano nagre-resist yung mga taga-KOJC? Andyan na po kayo, nakakalat po kayo sa buong paligid ng KOJC compound at dyan po kayo natutulog. Ang sabi pa, partner ha, ay mataas daw yung banta. Saan ba yung mataas na banta? Natutulog dapat nagbabantay at nagtatrabaho po kayo. Kaya nga, parang maituturing nga natin yung siege. Yung nangyaring makita natin, nangyaring Marawi siege. Difference lang, yun ay kasundaluhan at mga terorista. Ang sinalakay ay ang kalaban ng ating security forces doon. Eh dito isipin mo, ang ayon sa pinakaunang information is 3,000 pero ngayon 2,000 mahigit ang pumasok sa loob lamang ng KOJC compound. Ganun karami. Sa isang religious, sa simbahan, pinasok na wala man lang ni isang armas ang tao na pinasok ng full armed na mga kapulisan. Bagay na maraming nga nagpapakita sa atin ng iba't ibang videos ang pag-iyak ng bata dahil di naman akalain na papasukin ng kada gusali, even yung mga bahay na may mga bata. Anong reaksyon ng mga bata? Siyempre, matatakot. Pero, partner, ipakilala mo na ang ating special na makakasama natin. Ang makakasama natin sa team, walang tulugan dahil nakatutok din ito sa mga kaganapan dyan sa KOJC compound. Mga partners, makakasama natin isang content creator at isa ring political vlogger, walang iba kundi si Binibining Joey Cruz. Ma'am Joey, good morning. Good morning, Ma'am Joey. Good morning po. Hello, hello, good morning po, Sir Jade, Sir Almar, and Sir Franco. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At makikipuyat po ako sa inyo at makikipagbalitaan sa mga kaganapan sa KOJC compound na talaga namang bumabasag sa puso ng napakaraming Pilipino exactly all over the world. Totoo po yan na
Ma'am Joey, at na-monitor din namin na kayo mismo ay nasaksihan ninyo yung mga kaganapan diyan, dahil alam namin na nandyan po kayo sa Davao at nakapasok po kayo. Po, pwede ho ba ninyong makwentuhan po kami sa mga pangyayari at sa mga kaganapan doon mula nung pagpasok ninyo? Dahil kaninang umaga pa, kahapon ang umaga. Madaling araw. Yung hindi pagpapahintulot ni Tore na papasukin yung mga missionary worker. Alam mo yung anunsyo niya? Sabi niya, lahat ng nasa labas ay bawal ang pumasok. Yung nasa loob, pwedeng lumabas. So, sino na yung may-ari? Si Tore ba yung may-ari ng KOJC Religious Compound, na isa ding pribadong lugar? Ma'am Joey? Maraming ginagawa si Tore. Yun. Na mga hindi talaga naaayon sa batas. And talagang ito ay taliwas dun sa ating fundamental, sa ating mga fundamental rights, sa ating constitutional rights. Kasi hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan na itong mga ini-impose ni Tore ay hindi makatao. Sir Jade, Sir Franco, and Sir Almar, gusto ko nga ikwento yung aking naging experience. Yes, kanina. Kasi simula nung sinugod nila itong KOJC compound kaninang madaling araw, nakatutok na kami, yung mga followers ko, ako, at yung iba pang mga nagpa-participate doon sa aking social media platform. At talaga namang karimari-marim yung mga nasaksihan namin ng mga pangyayari. Hindi namin maintindihan, of course, why this has to be done. Because first and foremost, yung document na hawak nila, yung supposed na legal basis kung bakit sila nandyan is to arrest a certain Silvia Simanes, yeah. O Silvia Simanes. Ngayon, apparently, yung address pala niya is in Pasig. Yun. But they want to search KOJC compound kasi base sa kanilang intelligence or whatever, ay baka nandyan daw siya sa KOJC. At dahil daw doon sa elsewhere. Okay. Sabi pa elsewhere. Nandyan sa elsewhere. Oo. Uh-huh. Yeah, but you know, but that part is something that sige, i-leave natin yan sa mga abogado to discuss, ano. But let us say, nandyan kayo at isang tao pala yung pakay ninyo. What explains yung dami ng tao, dami ng pulis na kailangan yung bitbitin para hanapin si Silvia? Hmm. Diba? Ganito baka? I mean, si Silvia ba ang may kasalanan ng lahat ng sala sa sanlibutan kung kaya't ganyan karaming pulis ang kailangan yung dalin sa KOJC compound? I mean, what is this all about? At that point, right off the bat, you know that something is seriously wrong. Okay? Now, kanina nga po, actually kagabi, pinipigilan lang rin ako nung aking kasama dito sa bahay. Pero alam mo yung bugso talaga ng damdamin na this is not right, hindi ito tama, itong nangyayari na to. Gusto kong pumunta kagabi, although marami rin kasing nangangamba kasi may, habang nanonood kami, may mga na-injure na, and then later this morning, there was a confirmed death. Hmm. At talagang sinasagad talaga nila yung limitasyon ng pasensya ng sambayan ng Pilipino. Ma'am Joey, bago mo lang maituloy, dahil nga nabanggit mo na yung kanina mismo, kahapon ng madaling araw nangyari, yung paghahain, pagpapakita nila ng dokumento, na sabi mo nga ay lahat ng mga Pilipino nakakita dito dahil naka-live itong ginawa po nila. Yung ipinakita nila, isang Silvia Simanes lamang. So, ibig sabihin, kulang yung dokumento nila doon sa mga persons o subjects na hinahanap nila. Kaya nga, itong si Attorney Torion, tinatanong itong si Tore kung nasaan. Ang sabi, sa korte na kayo magdebate, sa korte na kayo magdepensa, parang ganun yung pagkakaano. At sa ayot at sa hindi, ay kami papasok, parang silang walang magagawa, yung taga-KOJC. So, ang tanong ngayon, nando doon po ba yung prinsipyo ng maximum tolerance na
sila yung magpumilit na pumasok doon. Doon mismo lang ha, sa pahayag lang na yan. At sinundan na ito na pagpasok ng libo-libong mga pulis. Actually, wala talaga, no? Hindi naman po tayo first time na nakakita ng taong inaaresto. Hindi naman po tayo first time na nakakita ng interaction between certain groups and the police force. Pero itong si Tore, wala siyang regard sa mga miyembro ng KOJC, wala siyang regard sa sa karapatan. What is so appalling is yung fact na KOJC is not just your any normal place. It is a place of worship. It is the personal abode of those people living in there. Kasi may mga nakatira, it is a community. May mga bata, may mga pamilya nakatira sila doon. That place, that specific compound is actually a place of worship at yung sanctity na dapat ikaw ay safe sa iyong bahay, hindi iginalang ni Tore. Totoo yan. So napakalinaw nito, talagang ito talaga karimarimarim to, no? So that is why kaninang madaling araw lang din, I think around 11, nung dumaan ako sa compound, gusto kong makita for myself na gano'n ba karami talaga to. It is so surprising na yung buong stretch talaga, no, ng KOJC compound, yung kalsada talaga na buong kalsada talaga. Philippine-Japan Friendship Highway. Itong nakikita natin sa harap. Punong-puno ng police vehicle, ilang sundalo yung mga nandun sa gate. And then, luckily, I was able to get inside of the compound. At pagpasok ko nga sa loob, nakita ko yung mga police doon, lahat sila, naghahanap na ng pwesto, natutulog na. I mean, anong ginagawa nyo dito? What exactly is the purpose? Better declare that your mission failed kaysa yung pakikipagpuyatan kayo dito, bantayin pa kayo ng mga KOJC member kasi natutulog kayo dyan. Diba? If you're doing your job, then start searching. Now, if you're not searching, go home. Ano ba yung ginagawa nyo dyan? Diba? I mean, this is so unacceptable. And I think there is something that Tore is doing which misleads the people in Malacanang. Na-witness ko si Tore nung nandun ako sa labas ng compound. Kasama yung mga pulis doon na may hawak ng mga shield. Ilang beses siyang dumaan doon sa, I think that was the Emerald Gate. Opo. Ilang beses siyang dumaan at naka-live rin ako noon nung nakita ko siya several times. Pero, I think 3 or 4, always on the phone. Meron siyang kausap. Somebody is orchestrating this. Yes. Totoo po 'yon. Yung pagpasok niyo po ba sinita o ano bang mga ginawa ng mga pulis na mismo 'yon, nagsi-security dadaan ka mismo doon sa kanilang security protocol at hindi na taga KOJC, tama ba? Nakapasok ako ng compound dahil may sumundo sa akin na may sumundo sa kasi I was doing live. At nung naka-live ako, ayun nga, marami nga nag-worry na baka hindi ako papasukin or whatnot, ganyan-ganyan. May sumundo sa akin, hindi naman ako sinita ng mga polis. Nakapasok naman ako dahil sinundo ako ng kilala po ninyo. Ng miyembro. Opo. At sa nakikita po ninyo ngayon, Ma'am Joey, parang marsyalo na, no? Kasi kontrolado nila eh. Sila na mismo ang nagkokontrol sa lugar, sa KOJC compound pa lamang ito. Papaano na? Ito yung nakikita natin na magiging template nila para sa mga susunod nila mga plano. Ang nakakatawat kasi, Sir Jade, kung kaya nilang gawin to sa KOJC, kaya nila itong gawin to anyone. Nasa martial law na ba tayo? Yes. Yung fact na si Diwata, kaya niyang magsalita ng mga bagay directly violating yung mga constitutional guaranteed rights ng ordinaryong Pilipino
na miyembro ng KOJC, kaya niyang gawin yan to anyone. And so that's why this is really scary, ano? Nakakatakot to kasi kung kaya nilang gawin to sa kanila, of course kaya nilang gawin sa akin to. Kaya nilang gawin to sa ibang Pilipino sa ibang lugar. Diba? And, you know, ang sa mga diskusyon nga namin tungkol sa kalagayan ng KOJC, yung mga predicament ni Pastor at yung iba pang mga hinahabol nitong PNP. This is actually beyond the flock, beyond the KOC, KOJC as an organization, because they wanted something that KOJC has. At may mga post nga ako niyan, Sir Jade, sa aking social media account na kung saan tin-raise namin yung, tin-raise ko yung ano, no, base sa mga discussion namin sa aking platform, tin-raise namin yung desire ng Amerika na lagyan ng drone center ang Davao City na tinanggihan ni dating Mayor Rodrigo Duterte dahil ayaw niya na gamitin ito sa patayan or sa kung anumang mga violence na maaaring i-inflict nitong gustong itayo ng mga Amerikano. And, you know, what's surprising about this, about that was yung area na gusto nilang pagtayuan ng drone facilities ay actually area na malapit sa property ng KOJC. So, you know, itong mga arrest warrant na to, itong mga palabas nila na naghahanap sila ng human trafficker, money launderer or sexual abuser, these are all for show. This is all for show. They Opo. Wanted something that KOJC has. Opo. Ma'am Joey, may mga nagsasabi na mga netizen dito, iko-correct lang daw kita kasi tinawag mong diwata daw si Tore. Sabi dito, Ma'am Joey, kahit diwata, hindi bagay kasi ang mga diwata magaganda. Eh si Tore po, walang anggulo na maganda. Nakakasuka na ang mukha, nakakasuka pa ang pag-uugali. Ayan po ha, sabi po dito ni Telma. Ayan, maraming salamat Telma, nanunood sa atin ngayong umaga. Ma'am Joey, si partner Franco, para po sa mga karagdagang katanungan, balikan po kita mamaya. Yes, yes, magandang umaga po Ma'am Joey, salamat po sa pagpapaunlak. At especially, napaka-importante po ng ating mga talakayan ngayon. Isa sa mga bagay na gusto po natin bigyan ng DN sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Kasama po ba sa warrant of arrest ang pagsira nila sa CCTV? Number one. Kasama po ba sa warrant of arrest ang paggiba, pagwasak nila sa mga gates, sa mga pader kung saan hindi pa nangyayari ang 30 minutes na call ni Tore ay isinagawa na agad nila yung pagsira sa mga pader dahil papapasukin naman sila na maayos. Pero dapat sumunod sila sa oras na kanilang ibinigay. Kaso lang sila mismo nilabag nila yung kanilang nagawang kasunduan. Sila mismo lumabag. Dahil wala pang 30 minutes, pinagwawasak na nila yung pader sa KOJC. Pangatlo, nagbato sila ng tear gas, yung kung saan ito yung ilan sa naging sanhi kung bakit marami ang inatake, natakot, nagka-heart attack, yung isa namatay pa dahil sa ganitong operasyon na ginawa nila. Pang-apat, pinasok nila ang mga bahay-bahay sa loob. Diba, dapat warrant of arrest lang at dapat may permiso ka sa mga owner ng mga bahay, sa individual na papasukin mo. Wala po silang ganong patakaran. So, nilabag din nila. Tapos, may mga pulis pa na may mga US patch. Saan ka nakakita na ano ba to, Pilipino ba to? Eh, ilang bansa na nga ang sinira ng Amerika kung tayo Pilipino na may isip. Alam po natin yan. At syempre, yung paglalagay ng higit sa 2,000 pulis laban sa isang individual. Una, actually, priority talaga nila si Pastor Apollo. Bakit yung binigay nila si Ma'am Silvia Semanes? Yun ang ipinakita nila. At least para may makita lang sila, excuse namin para papasukin namin ng 1,000 kapulisan. Eh, pinagluloko talaga nila tayo na ito eh. Diba? At syempre, ang pinakamasaklap ng kanyang utak, ganun din na nangyari dito. Isipin mo, 7 mo, binalikan yung lugar. Pinasok mo pa yung imbornal. At marami ka pang ginawa na talaga namang kakatawa. Diba?
At hindi lang dito at ang panghuli dito, hindi daw sila alis ng compound hanggang Monday. So, under siege na po talaga ang KOJC. Isa ang namatay sa cardiac arrest at apat ang critical condition at 19 ang injured. Ma'am Joey. Sir Franco, there is no rhyme or reason to explain their presence in the KOJC compound. Kung ano man yung pinagmamalaki nila na legal basis nila kung bakit sila nandyan, I'm very, very sure that, you know, the battery of lawyers of KOJC can definitely identify lahat ng violations nito ni Torre. You know, I cannot even put a salutation to before the name of this guy dahil sa sobrang appalling ng mga pinaggagawa niya dyan sa compound. Yung in-enumerate niyo, sir, ano, talagang, ano eh, nothing will justify their presence there. I mean, kanina nung dumaan ako, before ako nakapasok dun sa compound, may nakausap akong polis. Sabi ko, sir, kung kunwari ba, nakita niyo si Sylvia or sumuko si Sylvia, yung Sylvia na nandun sa warrant of arrest ninyo. Okay. Si Ma'am Sylvia, sumuko sa police at nasa custody na ng mga police. Are you going to leave? Ang sagot sa akin ng police, Ma'am, pasensya na. Hindi po namin alam kasi ang utos lang po sa amin dito, magbantay ng gate. Ang utos lang po sa amin is specific, ganito. Hindi nila alam. Yung 2,000 na police na lang dito, hindi nila alam kung bakit sila nandyan. Hindi nila alam na ang goal nila is to arrest. Yun ang goal nila. So what are you doing there? Diba? Correct. Ibig sabihin, nandyan kayo to really take over the property. And you use the warrant of arrest as an excuse to stay there indefinitely. Nakakadiri po yung ako sa totoo lang na ako, Diyos ko. Kung gusto kong paliguan ng mura tong mga lalong-lalo na to si Torre dahil sa trauma ibinibigay niya sa mga bata. Yung life na nawala because of this irresponsibility of a man in uniform, you do not deserve to be there, Torre. Correct, ma'am. And nakakagalit, no? Kasi talagang hindi, anong petsa na hindi mo ine-expect na at this day and age na pag-uusapan pa natin yung mga basic human rights natin na ganito, na i-assert pa natin sa men in uniform yung mga ganito, napaka-basic nito, hindi ito up for debate. You cannot just do that to people, Torre. Nakapuyos talaga ng damdamin, Sir Franco. I really hope and pray na managot itong si Torre sa tamang panahon. But I think this guy is already, he's already set. Correct. I think handa siya na kapag makasuhan siya, mawala ang kanyang benefit bilang police at lahat ng mga perks na kasama sa kanyang trabaho bilang man in uniform. Correct. I think he's already set. Wala siyang pake. Kung matanggal siya sa serbisyo, wala siyang pake. Because correct. I think this is all set. Whoever ang nag-uutos sa kanya, he's already compensated as early as now. So that is why ganito siya ka-blunt, mambaboy ng karapatang pangtao ng mga tao dyan sa compound. Correct, ma'am. Pero what makes it interesting here? Kasi it's not just about the compound. Kasi sa gawang yan, okay, the police authority, they have that capacity. But in terms of also to the extent of freeze order, so it really shows that it's not just the DILG involved here. It talks about more than the DILG that really connects from the very head, the top. Including the DOJ and every, sino ba may kapasidad nito? So it's so funny kasi yung freeze order na ginawa nila, imagine AMLAC
na hirap magpa-freeze order sa very scandalous organization, organized crime ng Communist Party of the Philippines. Hindi nga nila mapa-freeze order yung mga organisasyon, yung mga ginagamit nila for funding international. Tapos ito right away, kaya nila i-railroad ang gusto nilang gawin sa KOJC na wala naman. Terrorist organization ba yan? Eh bakit hindi magawa ng AMLAC sa mga terrorist organization? Sobrang dami nito. Pero wala. Billions of funds ang pumapasok sa mga teroristang grupo. Bakit hindi ma-execute? Diba? Tapos dito right away, mare-railroad nila ang ganyang freeze order. Yes, in fact, Sir Franco, no, I think this is, you know, this goes up to the level of the United States of America. Hanggang doon, hindi lang to sa DILG, hindi lang to sa DOJ, hindi lang ito sa justice system dito sa bansa natin. This is up to the level of international relations. There is a huge power behind this. Okay. And, you know, kagaya nga na sinabi ko, na-trace na natin ito. 2013, gusto nila na magkaroon ng drone center dito sa Pilipinas. Specifically sa Davao City, na tinanggihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is documented. And that is why I have no qualms in saying that the United States is behind this. Correct. Actually, you're completely correct because Pastor mentioned this before everything happened. Imagine, Mama, kahit ako eh, like before yung nangyari kay Pastor, he had this statement, kung naaalala nyo po, about this whole operation. Diba? Ang dami pa nagsabi, exaggerated, ganyan-ganyan. Even si Bongbong Marcos, tawa-tawa pa siya, ngiti-ngiti pa nga si Bongbong eh. I don't know. Very funny, if I can say the words from my mouth right now. Pero, di ba, yung mga ganong komento nila, and then, what happened? It's more worse than we expected. Correct. This is something, kasi may problema na po sa... So, it clearly shows that all the testimonies, including the testimony of Ma'am Cathy Binag, including the videos, that this administration is completely cannot uncontrolled, cannot really think properly, or his mind doesn't function well anymore. Bakit? Sa mga sinasabi natin, magpa-drug test ka, BBM. Yan lang ang ating hiling. Ma'am, matanong ko lang din po sa inyo na ano bang pakiramdam? Though hindi po kayo parte, hindi po kayo membro ng KOJC, pero kung naramdaman nyo po yung kalagayan ngayon ng isang manggagawa dahil nakapasok din po kayo na kahit yung mga bata inagawa ng lugar ng mga kapulisan, yung mga kanilang palaruan ay nawala na rin po dahil pinestuhan ng pulis ang mga kabataan ay nasa sulok na natatakot. Tapos ngayon ang gobyerno na dapat tagapagtanggol sa atin ay wala po, tameme. Ang Pangulo nagbula-bula na lang. Bula-bula na lang ba? Wala. Ano pong gagawin po natin? Kayo po na parang wala na kayong pader na sasandalan po. Ma'am Joey. Sabi ko nga, no, ang nakakarimarim sa administrasyon ng Pangulong ni Bongbong Marcos. Ayan. Ang hirap nang lagyan ng salutation yung before ng pangalan nitong mga taong ito eh. Ang nakakarimarim dito, itong nangyayaring injustice sa mga KOJC members, dun sa mga tinutugis nila na mga personalities. Kapag nagkaroon ng pagmamalabis, kanino tayo lalapit? Wala na. And that is a sign that, you know, we have failed. The leadership of our government failed. Wala ka nang lalapitan eh. Wala na tayong lalapitan. Paano itatama ito? Paano mananagot ang mga taong dapat managot sa pananamantala at sa pag-disrespeto ng karapatan ng mamamayan? It's very difficult to really imagine that if we're going to, you know, I'm pretty sure ang KOJC magpapile yan ng maraming kaso para protektahan ng
karapatan ng organisasyon, ng religious group, especially ng mga family na aggrieved dito sa sitwasyon na to. But can we really expect this government to really address and ensure justice is going to be achieved? I doubt. And yun yung nakakatakot, no? Pag dumating na tayo, pag dumating na ang lipunan natin, dun sa punto na hindi ka na positive na makukuha mo ang hustisya, this administration already failed. And if this administration is already failing, are we going to just sit here and watch? Correct. I think Bongbong Marcos, before you put everything down the drain, ito kasi po, bansa rin namin to eh. I think you better resign. Huwag na po kayong magtagal dyan. Kung hindi nyo kayang ibigay ang hustisya or tulungan man lang at least ang mga tao na nasa ganitong sitwasyon, mas maigi pa ho, umalis na lang kayo sa posisyon ninyo kasi wala na kayong silbi sa buhay ng mga Pilipino. Correct. Mm-hmm. At yan nga ang pinakamasaklap ngayon, no? Mama Joey, dahil yung tanging magiging sagot sana sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa KOJC ay naghahanap na lang tayo ng at least may makapagsalita man lang, alam mo, suporta from the even from the local government po. Kasi may mga narinig na rin po sa atin. Somehow, syempre, papasalamat tayo kay Senator Bato de la Rosa na siya mismo pumunta dyan. Mm-hmm. Tinignan niya. At masarap na rin pakinggan na at least meron tumaya. Dahil alam ko, ramdam ko sa kada bitaw na kanyang salita. Kung na kinakailangan niya, alam mo yung pag-iingat. Mm-hmm. Imagine, every single politician with this very, very drastic operation that happened in the KOJC compound. Every single politician should completely makapagsalita. Uh-huh. Dapat magbigay ng statement bilang pagpapakita ng kanilang trabaho na tagapagtanggol ng human rights. Eh, hirap na hirap po tayo makapita. Tama. Madagdag ko lang, Ma'am Joey, yung nabanggit na mga local government officials. Ang Davao City mismo, yung local government, yung Mayor Baste Duterte, yes, mga Dutertes, kinukundi na ang ginagawa na ito mismo ng kapulisan. At nakasuporta po sila sa mga taga-KOJC. Ang tanong na lang dyan, may magagawa ba sila? May magagawa ba itong mga opisyal na ito kung ang utos ay nanggagaling mismo sa itaas nitong mga ni Tore at nagagamit pa itong mga pulis na inosente, walang magagawa din dahil sumusunod lamang sila sa utos. Mm-hmm. Sir Jade, Sir Franco, no. Para sa isang political observer na kagaya ko, kagaya nga po nung sinasabi ko kanina, I think itong ginagawa nila sa KOJC is something that is bigger than serving a warrant of arrest. Marami itong mga interes na nagsama-sama at dahil sa ang interest nila ay nag-cross dito sa KOJC. Kaya gustong-gusto nila na ma-take over itong compound ninyo. Isa sa mga interest dyan is, of course, the Americans would like to get the KOJC compound. That's number one. Itong bangag na administrasyon na to, gusto nila na mapabagsak ang mga Duterte. And so that is why it is of their interest na masira ang base support ng mga Duterte, which is si Pastor Kibuloy at ang buong flock ng KOJC. Pangatlo, ang mga corrupt officials na hindi nagsasalita ngayon about sa blatant human rights violation do not want a Duterte comeback. So, kaya nga sabi ko nga, darating ang panahon, babalikan natin itong pangyayaring ito. At makikita natin yung kahalagahan ng restraint
na pinapractice ng mga members ng KOJC. Dahil hindi nila ini-escalate ang gulo dito sa compound. Ang gusto kasi nila, i-flush ang mga Duterte. Magkagulo dyan sa KOJC compound, tapos pupunta ang mga Duterte and so they can arrest the Dutertes for interference or for whatever made up reason. And then also, thicken their justification para ma-take over yung lugar. So, ano to, no? Samot-saring interest to na nag-cross. Kaya, I think, no? Talagang pinoprovoke nila ang mga tao dito sa compound na magalit. Yung kaninang minention ni Sir Franco na merong mga unnecessary force na ine-employ, like, bakit nyo kailangan tirgasin? Diba? Yes, yes. Mm-hmm. Bakit magbibigay kayo ng panahon, sasabihin nyo 30 minutes para maganda tapos hindi nyo tinapos? Diba? Yung mga pagpasok ninyo na may napalusob eh. Diba na binigyan naman kayo, ng nakipag-usap naman sa inyo, papapasukin naman na kayo, ganyan-ganyan. Pero bakit yung naging akto nito mga kapulisan na to ay parang susugod sila sa gera? At hindi sila po pwedeng magsinungaling dito dahil nakita natin sa footage kagabi kung paano nyo nilusob at inatake ang KOJC na wala namang lumalaban sa kanila. Mapapatunayan rin to ng ano no ng mga taong nasaktan. In fact, kanina nga meron akong nakasalamuha na taga KOJC rin at kitang-kita talaga yung napakalaki niyang pasa sa braso. You know, these are unnecessary things to have. Pagkatapos ang layunin mo lang naman eh magse-serve ng warrant. These are interests coming together para i-serve yung kanilang sariling mithiin, and I think yung mga mithiin na ito ay mithiin, yung mga desires na ito ay desires ng Amerika, desires ng bangag administration at ng mga corrupt officials na ayaw bumalik ng ang mga Duterte. And so kailangan nating tandaan na napakarami na mga powers ang gustong mangyari ito dahil gusto nilang makamit yung kanilang mga interest. Gusto nilang ma-realize yung kanilang mga interest. And also, I'd like everyone to remember that the restraint practice by the people in the KOJC compound, by the members of KOJC, is something that we should remember when everything is done and said. Na itong restraint na pinractice nila na ito did not escalate the situation into something that will feed yung gusto nitong mga evil powers na ito. Kasi ang gusto nila, ano eh, mag-react ang KOJC members eh. Ang gusto nila, mag-react din via violence. Pag ginawa nila yon, pag ginawa ng mga KOJC yon na mag-react through violence, yun ang gusto nilang mangyari because that will justify their takeover. That will also appeal to the Duterte to be there. That will also give them reasons to, I don't know, maybe arrest the Duterte or find some reasons or way in order to contain the Duterte. And so, you know, maraming napigilang mga pangyayari na hindi maganda. Yung restraint na pinractice ng mga KOJC members. So kudos to that. And let us not forget that when everything is already said and done. Opo, Ma'am Joey, bago lang si partner Almar, kaya hindi nakapagdududa din o nakapagtataka na mismo yung alkalde ng Davao City, masasabi niya na itong si Tore ay talagang isang professional liar. Alam mo, dami ng mga sinabi niya, pero hindi naman nagkatotoo, hindi na naman nakikita yung nangyayari mismo sa realidad. Lahat puro kasinungalingan. Ano ho ba yung masasabi niyo dyan? Oo, okay, naghahanap rin siya ng heartbeat eh. Sabi pa nga ni Senator Bato, baka palaka. Ano bang heartbeat yun? Until na kung naghahanap, alam mo, Ma'am Joy, bago lang ipagpatuloy, kung naghahanap sila ng heartbeat, eh lahat tulog nandoon, ngayon sa compound. Sabi ko nga ba, anong heartbeat ang hahanapin nila dito? Eh, una-una, daming tao.
Kung kunwari, maghahanap ka ng heartbeat, kaninong heartbeat, at yung heartbeat na yun, paano mo ma-identify na yun ay heartbeat ng taong hinahanap mo? Diba? It's ridiculous. Nakakatawa talaga. Parang, ano kasi nung halingan? I mean, tore naman. Diba? Kung bobo kayong lahat dyan, huwag yun namang ituring na bobo rin kami. Diba? Agree. Ayan nga po, may nakitang heartbeat, igit di ay. Pasintabi ha, pasintabi. Pasintabi po. Okay. Pwede Almar. Si Almar po, Ma'am Joey. Hey, Ma'am, magandang umaga. Na-mention na rin po natin yung mga Duterte. Last administration po, na-witness po natin kung paano po hinubog, inayos ni former President Duterte ang Philippine National Police. Kasi nga, tinaas ang sahod, tumaas ang moral. Kasi nga, sabi ni former President Duterte, yung trabaho ng mga ng ating kapulisan ay hindi talaga basta-basta. Ano yung pakiramdam, ma'am, ngayon na itong mga pulis ay ginagamit ngayon sa mga inosenteng tao to do the dirty works? Alam mo, Sir Almar, no, kanina nung umiikot ako sa compound, tas nakikita ko yung mga pulis na nakahiga sa semento, nakahiga sa damuhan, doon sa highway, sa harap ng KOJC compound, nakita ko rin sila nasa sidewalk sila. Gusto kong maalala nitong mga pulis na to, na kayo, binigyan kayo ng dignidad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And now you're looking like this, miserable. Ito ang ginawa sa inyo ni Tore. Ginawa kayong kahiyahiya. Is this something that you're going to be proud of kapag katapos na kayo sa serbisyo? Nagsaserve kayo ng warrant? Ayan, nag-sleep over lang kayo sa compound ng KOJC? Are you gonna be proud of that? Ang dami niyong pinagdaanan para respetuhin kayo ng mamamayan. Dahil sa totoo lang, for the longest time, bad trip ang mga tao sa inyo. But when PRRD became president, nagkaroon kayo ng dignidad. And now, because of what you are doing dito sa compound ng KOJC and what you are doing dito sa, yung mga response ninyo at pagtulong ninyo, pagsunod ninyo kay Tore, ito ang itsura ninyo. Sana isipin nyo na, all the things that you work for para marespeto ang inyong profession is coming down the drain. Ma'am, nabanggit nyo po. Sige po. Ayan, yung pinapakita nyo nga sa video, no? Ayan, nasa gutter kayo natutulog. Ba't kayo nandyan? Supposedly, dapat maghanap ng tao. At ang tao na yon ay si Ma'am Sylvia. Asan yung paghahanap dyan? Correct. This is just a sleepover. Diba, nag-abala pa kayo? Dito sa compound pa talaga kayo nagpa-sleepover. Sabi nga ng mga, KOJC members na nadaanan ko, sabi nila, Ma'am, nakitulog na sila dito, tapos babantayan pa namin sila. Diba? Nagpunta, pare-parehas kayong puyat, nagpunta kayo dyan, nakitulog kayo dyan, pagkatapos bantayan pa kayo ng mga KOJC members. Diba, ang laki niyong abala. If you're not going to do your job, if you're not going to search for Sylvia, go home. Okay. Ma'am, 6 na taon yung ginugol ni former President Duterte para lang maayos yung Philippine National Police. Pero ito, wala pang nakakadalawang taon pa lang ng Marcos administration na ito ginagamit na nga sa maruming laro ng politika ang mga pulis. At tingin niyo po, ma'am, paano ito maibabalik? Kasi nga, yung mga tao galit na sa ating mga kapulisan dahil nga sa kanilang mga pinagagawa. Paano ngayon ito maibabalik, ma'am, yung kumbaga yung tiwala maibabalik ng sa ating mga kapulisan? Well, first and foremost, yung mga pulis, no, kailangan mabalik niyo yung self-respect ninyo. That you are not toys by the big boys. That you are there to serve the people, to provide peace and order. As sa ginagawa niyo ngayon, peace and order ba yan? Peace and order ba yung ginagawa ninyo? You're traumatizing young kids, normal families inside the KOJC compound? Magnilay-nilay naman po kayo. Diba? Magkaroon naman po kayo ng self-respect. Magkaroon naman po kayo ng respeto sa profession ninyo.
I understand that the nature of police officers, this police men and women, is to follow rules. Yan naman talaga ang trabaho ninyo eh. Pero pag nilay-nilayan po ninyo, kasi dito po sa mga ginagawa ninyo, itong institution, niruruin ninyo, ang police institution, niruruin ninyo. And hindi lang po kayo ang magiging police, marami pa pong police na mga darating. At ang imahe ng police na ipapasa ninyo dahil sa mga pinagagawa ni Torres sa inyo ay definitely hindi maganda. So, ganun po ba ang gusto ninyong maging institusyon ng kapulisan? Tinatawanan kayo? Hindi kayo nire-respeto? Natutulog sa gutter? Search warrant ko no, pero naging pajama party? Diba? I'm pretty sure hindi po yan ang gusto ninyo. Ngayon, isa pang sagot po din sa tanong ninyo, Sir Elmar, no, na paano ba maibabalik ang respeto, ang dignidad ng Philippine National Police? Dahil nga ngayon, nagiging ganyan na ang ano nila, ang reputasyon nila. Well, we need to stop this mga government. Let's find someone who respects the profession, our men in uniform, at hindi silang gagawing laruan. At sana, ang ating kapulisan at ang ibang men in uniform, I hope you also wake up, no? That you are not the toys for the big boys. You have specific mandate to keep the peace and order. And the men, our men in uniform, the people from AFP, you are there to protect the people. I hope you remember that. And I hope that you understand na kung papaano nyo tinatrato ang mga sarili nyo ngayon, maglilinger yan sa reputasyon ng institusyon na kinabibilangan ninyo. At kung wala kayong gagawin, at kung wala kayong respetong ibibigay sa profession ninyo, ipapasa nyo yan sa mga susunod na pulis na dadaan dyan sa institusyon na yan. And I don't think you would like that kind of reputation na kayo ay laruan lang. Ang mag-prevail na idea no ng normal na mamamayan ukol diyan sa inyong institution na kinabibilangan. Speaking of this institution, tong Philippine National Police, mm-hmm. dapat bang taasan? O panahon na bang dapat taasan pa yung standard ng ating kapulisan? Kasi nga ito na kahit kung sinong makaupo lang sa ating gobyerno ay talagang kumbaga parang hawak na sila sa leeg, hindi na yung parang wala silang sariling desisyon. Mm-hmm. I think baka ano no, Sir Almar, baka ang mas maganda doon is at ang AFP sa politika na hindi sila dapat magamit ng mga politiko para sa mga sarili nilang intensyon. And sa totoo lang, nararamdaman ko na marami sa mga pulis na nandyan at sumugod sa KOJC compound. Marami sa kanila hindi naman talaga nila alam yung kagaya nga nung nakuusap ko na pulis kanina, wala siyang idea kung ano talaga yung reason kung bakit sila nandyan. Hindi niya alam na nandyan sila para mag-serve ng warrant of arrest. Okay? I think ang importante is more than the internal problems of our policemen. And sama na rin natin yung men in uniform natin sa AFP. I think what we need to realize is that it's very, very important that we shield our men in uniform from any politicking by the politicians. Di sila dapat nagagalit, nagagamit sa if I remember it correctly, itong si Torre, di ba na-declare itong persona non grata sa Cebu? Yes po. In fact, pagka kunwari mayroong mga pulis na ganyan na na-declare na persona non grata dahil sa if I remember it correctly, kaya siya na-declare na persona non grata ay dahil nagpagamit siya sa mga politiko para sa mga police duties na political ang nature. Correct. So, ginawa niya ang mga trabaho niya bilang pulis base sa dikta ng isang politiko upang magapi yung interes ng iba pang mga politiko sa may Cebu. And so, I believe, no, yung mga ganyang klaseng mga pulis
ay dapat immediately nadi-dismiss from service. Tsaka kasi na, hindi dapat sila nagpapagamit sa politiko eh. Tsaka nag-resign na rin po ito, ma'am, na maalala mo dun sa yung isang road rage na protektahan. Mm. Oh. Nag-resign na siya nun. Yung ito yung ano na yung galit na tawag dito. It was a Supreme Court employee, you know? Tama ba 'yon? Oh. Yes po. Ayan. Yung persona non grata sa Samar 'yun eh, sa Calbayoga City. Yun Ma'am Joey na itong si... Okay. Thank you for City. Correcting. Pero dito sa Davao City, kung nanaisi ng lokal na pamahalaan ni Mayor Baste, sa tingin mo po pwede din gawin yun? Considering kahit may backup na mas mataas itong si Tore? Definitely kasi na ano naman yan eh, under naman yan sa wisdom ng City Council ng Davao. I think the City Council of Davao is not blind dito sa mga nangyayari nitong mga nakakaraang araw sa KOJC compound. And I think the City Council can very well decide kung anong dapat nalalagyan nito ni Tore sa kanilang syudad. At hindi ako masasurprise kung isang araw mag-decide sila na i-persona non grata tong si Tore. Because very blatant naman kasi talaga, Sir, Sir Jade, ang mga human rights violations. So, hindi ako masusurprise kung magiging gano'n ang takbo ng usapin dyan sa mga susunod na araw. I think the session in City Council is ongoing, no? So, I expect that is going to be declared persona non grata soon. Mismo ngang si Senator Bato, di ba? Dating hepe ng kapulisan yan sa Davao, mismo siya ay nanghihinayang at nalulungkot sa mga nangyayari at sinapit ng mga kapulisan dyan sa Davao City. Kung saan, kwento pa nga ni Senator Bato, noong panahon niya, kapag nagkakandak lamang sila ng checkpoint, aba, tuwang-tuwa na, pinapalakpakan na itong mga kapulisan dahil alam ng mga taga-Dabueño na safe sila doon. At walang takot. Mm-hmm. Hindi tulad ngayon, makikita mo lang may pulis na nag-checkpoint, nagmamask pa, aba, talagang intimidation, natatakot yung mga motorista na dumadaan. Ano bang meron? Wala namang banta siguro dyan sa Davao City. At maraming awards at kinikilala ang Davao City bilang isa sa pinakaligtas na lugar. Correct. Sir Jade, si Tori din ang di ba meron rin isang kaganapan itong si Tore kung saan nag-demonstrate siya ng 3-minute response sa mga krimen, sa mga local police ng Davao City. Para naalala natin yun, Siya rin yan eh. Talagang nakakatawa kasi yung audacity talaga nito ni Tore para turuan yung mga Davao police kung paano raw mag-responde. Parang, ano ba naman to? Parang, ano ba naman kaepalan to? Diba? I mean, it's crazy that people like this guy thrive in this government. Kaya talagang bangag ang pangulo, ang mga tao sa ilalim niya lahat bangag mag-isip eh. Correct. Nakakahiya. Correct, nakakahiya, ma'am. Talaga. Actually, remember yung nabanggit din eh, kasi earlier nagkaroon din ng mainit na talakayan, nandito rin si Captain Dado kanina, kung saan nabanggit niya ni Captain Dado. Though somehow may ibang view din tayo na sa sobrang sama ng loob niya, nabanggit niya na dapat lahat ng mga polis na responsable na pumasok, na sumalakay, una sa lahat alam nila ang trabaho nila. Nag-aral sila ng 4 na taon, hindi yan pwedeng hindi sila aware kung ano ang tama at mali. Alam nila ang kanilang responsibilidad, alam nila kung ano ang tama at mali. Kaya sabi ni Captain Dado, dapat sa mga yan ay tanggalan ng trabaho without benefits. Ganun katindi. Sa sobrang sama ng loob, syempre, nakita niya naman kung paano binalahura ng kapulisan. 4 na taon, hindi mo malalaman kung tama o mali ang iyong ginawa. Manakit ng kapwa, hambalusin, hatakin, bumato ng tear gas. Hindi po ba nila kaya manindigan? Yun nga po eh. Though parang nape-pressure ka na, hindi mo na alam. Syempre, graduate ka. Nakasalalay dyan yung trabaho mo, yung pamilya mo. Pero, on the other hand,
paano naman yung trabaho ko? Paano ko mabubuhay pamilya ko kung hindi ko susundin ang bangag na gobyerno? Parang ganun po. Ano po masabi niyo noon? Nako-corner po ang ating kapulisan. Actually, ang mga police, hindi naman sila required na i-follow ang isang order na illegal, na patently illegal. Kaya tama ka, Sir Franco, na at the minimum, alam na mga police kung tama o mali ang ginagawa nila. So that is why nananawagan din ako sa mga kapulisan, na alam niyo ang tama at mali. Inaral niyo yan sa crime school. Correct. Kung paano irespeto ang mga constitutional rights. At alam niyong na-violate niyo ito. So hindi niyo po pwedeng sabihin na, hindi, sumusunod lang kami sa order. Dahil alam niyo na nakataya ang mga lisensya niyo dito. Correct. Okay? Ngayon, kung sasabihin niyo na sumusunod lang kayo sa order, despite the fact na alam niyo na mali ang inuutos sa inyo, kayo ay equally guilty. 'Di ba? So kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng singilan dito, well, I think I agree with Cap Dado. Dapat kayo mawalan kayo lahat ng trabaho diyan. You don't deserve to be in the Philippine National Police kung ang tingin ninyo kayo ay mere tagasunod lang. Kasi you are expected that at the minimum, alam yung rumespeto ng karapatang pantao. Correct. Kasi dito na matetes kung ikaw ba ay puro ang iyong puso sa paglilingkod. Eh kasi, di ba, first of all, kung bakit ka nag-police is talagang paglingkuran ang iyong kababayan, ang taong bayan, ipagtanggol sila. Yun ang una, di ba, bilang police. Yun ang tumatakbo sa puso mo. Kaya nga pagbata, tatanungin natin, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging police para ipagtanggol ang naaapi. Alam nila yun. Aware sila sa ganung bagay. Tapos pero hindi kayang gawin ng mga polis natin ngayon, no, Sir Franco? Correct. Kailangan mo panindigan yun. Kaya nga nakikita natin kung gaano kababa ang moral ng kapulisan ngayon. Obviously, look at their faces. Look at what they're doing right now. It's heartbreaking kung makikita mo. Kasi yun nga, nako-corner siya. Tignan mo yung mukha nila, ma'am. Tignan mo. Yung isa parang na-trauma na ata, tulala na eh. Totoo. Di na makatingin sa camera. Ano na lang sasabihin? Alam mo, Sir Franco, Yes, ma'am. Kanina, nung meron akong mga na-encounter na police, talaga hinahanap ko talaga yung mata nila. Gusto ko talaga silang makita ng mata sa mata. And, alam mo, hindi sila makatingin. Alam nila na nakakahiya yung ginagawa nila. Eh, so, sana nakikinig kayo, yung mga pulis dyan, yung mga pulis na nandyan sa compound ngayon, alam ko, naririnig tong naririnig yes, tong mga episode natin sa buong compound, mahiya kayo. Okay? At the minimum, dapat alam ninyo kung ano ang tama at mali. At ang tama at maling pinag-uusapan natin dito ay hindi yung tama o mali na tinuro ng nanay nyo, okay? Ito yung tama at mali na tinuro sa mga criminology school ninyo. Correct. At the minimum, alam nyo dapat kung ano at papaano irespeto ang human rights. Alam nyo kung paano dapat irespeto ang constitutional guaranteed rights ng bawat Pilipino. Ngayon kung sasabihin ninyo na hindi, sumusunod lang kami sa utos, no, you should be equally liable when everything is said and done. Hindi ako manghihinayang at hindi ko kayo ipagtatanggol na dapat hindi kayo kasamang makulong o managot dahil wala kang ginawa ngayon eh. Correct. Diba? Ang sinabi nyo lang na sinabi sa amin ay dahil sumusunod lang kayo sa utos. Ngayon, kung ganyan lang ang kaya nyong gawin, you have no business in police service. Correct. Kasi wala kayong alam. Exactly. Like what's happening right now. Tingnan niyo po yung mga manggagawa po, nagdadasal po sila. Ang mga pulis po nagkalat, nakahiga sa mga worship area. Ganyan po nila binabalahura ang kasalukuyang sitwasyon. Sila po, tao po sila eh. May puso rin po yan. May damdamin din po yan. Ikaw nga, for example, syempre may rinirespeto kang relihiyon, ganyan ang pag-ibig sa Diyos. Diba God-fearing, bilang maging pulis, God-fearing ka rin eh.
So makita mo pa lang yung mga bata nag-iiyakan sa yung operation, hindi ka ba makonsensya noon? Makita mo may namatay, makita mong nagkakagulo na, hindi ka ba makonsensya noon? Eh kasi kung meron isa dyan, kahit isa man lang na manindigan na mag-withdraw ng kanyang ginagawang suporta kay Tore, manindigan sa tama, no? Naku, sabi ko sa inyo, higit pa ang pagrespeto na gagawin sa inyo ng buong Pilipinas. Kung merong isa man lang dyan na manindigan. Correct. At saka nalilinig tayo ng mga pulis na nandyan, no? Yung mga nakahigang pulis dyan na natutulog, sana alam ninyo yung reason kung bakit kayo nandyan. On paper, you are supposed to serve the arrest warrant of certain Madam Sylvia. Pero anong ginagawa nyo dyan? Natutulog kayo. Okay? Hindi yan yung purpose ninyo. Pinaglalaruan kayo ni Tore. Ngayon, kung ang inyong dahilan ay sinusunod nyo lang, ano sinusunod ninyo? Sinusunod nyo ang maling utos? Correct. Diba? You're not supposed to be there. Kung hindi nyo gagawin, kung hindi nyo makita si Madam Sylvia dyan, magsipag-uwian na kayo. Correct. And you know, it really takes it really takes some guts para tumayo kayo at lumaban sa inyong superior na si Tore. And I can understand that it's gonna be very difficult on your end because that would entail sacrifice on your part and it will hurt your career. Pero sana maisip ninyo na dapat ginagawa nyo rin yung tama. And kung sakali man na mahanap ninyo sa kaibituran ng puso ninyo na kayo ay maninindigan para sa tama, isa lang po masasabi ko sa inyo, ang respeto at pagmamahal ng taong bayan makukuha ninyo kahit pasabihin natin na masasakripisyo ang karir ninyo under dito kay Tore. Si Tore hindi yan magtatagal. Sooner or later, ibabalik natin ang Pilipinas sa ayos at hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino ang inyong pagtayo sa tama kung gagawin niyo yan ngayon. I hope may nakikinig dito na na yung mga kapulisan natin dyan na natutulog. Alam ko hindi naman mabawaw ang tulog niyo dyan, pero do the right thing. Yes. Pagkakataon niyo na. Hindi namin makakalimutan ang inyong paninindigan kung gagawin nyo yan ngayon. Correct. Hindi po talaga sila makakatulog ngayon dyan, Ma'am Joey, kasi prayer po ngayon ng mga manggagawa ng KOJC. Mm-hmm. Yan po nakikita po natin, ngayon po ay sila'y nananalangin. Mm-hmm. Kaya ang hirap naman makatulog dyan, nasa harapan ka ng mga dumadalangin natin, mga manggagawa. Matake mo ba yan? Oh, at saka tuloy-tuloy yung sermon ni Pastor, no? Yes. Sa buong compound. Mm-hmm. Yes. At dapat ding malaman nila at marinig ng ating mga kapulisan na yung lugar na kung saan sila ngayon natutulog, sacred place po yan. Kung para sa mga kapatid natin na Muslim, may Mecca po sila. Yan po ang itinuturing na banal na lugar ng The Kingdom of Jesus Christ ng maraming missionary workers. Tignan po ninyo kung ano pong ginagawa ng mga missionary workers sa loob. Nagdarasal. Wala pong karasan dahil napaka mapayapang lugar po yan sa lahat ng lugar sa mundo. Yung KOJC, lahat po ng mga properties compound, yan po ang pinaka-peaceful na lugar na kung saan nanunuluyan, naninirahan itong mga missionary workers na wala namang alam tungkol sa paggawa ng dahas, kundi ang pakikinig lamang ng mga salita ng Diyos, pagsusunod nito, at pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa ating bayan. Yan po yung mga itinuturo ni Pastor noon na para sa lahat ng mga members, lahat ng mga missionary workers. Kaya nga, di ba, yung KOJC ay napaka-supportive sa lahat ng mga advokasya programa ng pamahalaan, lalo na for nation building. Nakasuporta po yan doon mismo sa mga nasa gobyerno. Kasi ang nais ng KOJC, para makamit natin ang kaunlaran, maging makadiyos, makatao. Sana yung mga ganyang kataga na nababanggit natin, lalo na sa ating mga kapulisan na nanonood at naririnig tayo ngayong mga oras na ito, Ma'am Joey.
Ano no, for those people who are listening right now, and I think marami rin akong mga ano no, mga regular followers who are listening right now from different part of the of the world. It's really very important that we come together and really take action. Kasi hindi pwedeng mag-perpetuate yung ganitong klaseng behavior ng ating mga taong gobyerno, especially ng police force. Yung SMNI as a religious organization at yung pambababoy na ginagawa sa kanilang place of worship, sa kanilang personal abode, hindi ito katanggap-tanggap. Let us not wait na yung ginagawa nila sa KOJC ay gagawin rin nila sa mga personal nating mga tahanan. Kasi kayang-kaya nilang gawin yan. You know, again, I cannot emphasize it, emphasize it more na nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagawa ng ng KOJC as an organization, ng SMNI as a news organization. Dahil kitang-kita mo talaga na yung sincerity to help our country, yung sincerity of KOJC and SMNI to build our country, 'di ba? Nakasama, kaagapay sila sa nation building. I can see that even if I am not member of the flock. Okay? And at this point, I think it's very important that we show support and concern to what is going on dito sa ating mga kapatid sa KOJC. Let's take action. Let's support KOJC. Let us make them feel that they are supported at hindi sila nag-iisa dito sa labang to. Again, if we're not going to not take action, next thing we know, yung ginagawa nila sa KOJC, ginagawa na rin nila sa ordinaryong tao. Po, Ma'am Joey. At alalahanin din natin na ang KOJC, ang SMNI at marami pang mga organisasyon na sumusuporta dito sa kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, ay kontra po sa CPP and PNDF, sa mga teroristang grupo. Correct. Matapang na nagpahayag laban dito sa mga sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Kaya panawagan natin sa ating mga kapulisan, balikan po natin yung inyong mandato. Nakikinig po kayo sa mga oras na ito na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Protektahan po rin niyo ang mga... Tama! Hindi SMNI or KOJC ang problema dito. Yes. Ano ba? Mm-hmm. Diba? Hindi KOJC or SMNI ang problema dito. Diyos ko, gising-gising naman kayo mga kapulisan. O nga, at ang tunay na problema, drugs. That's true. Yung presidenteng addict, yun ang tunay na problema. Exactly. Opo. At tatanungin natin ang ating mga kapulisan. Ito bang ginagawa ninyo sa KOJC? Proud ba ang inyong mga pamilya? May mga pamilya itong mga kapulisan eh. Mm-hmm. Sila ba? Mm-hmm. Yung mga pamilya ninyo, proud, masaya sa ginagawa ninyo dyan sa KOJC? Na wala namang kriminal na ginagawa. Yung mga tao dyan, missionary mm-hmm. worker yan. May mga mm-hmm. may mga choice, freedom of choice po bawat isa eh. May mga kalayaan, may choice po kayo kung saan manindigan kung ano po ang tama at kung ano po ang mali. May mga konsensya din itong mga kapulisan natin. At alam ninyo na itong sistemang ginagamit ninyo ay napakamali. Itong ginagamit ninyong sistema ng gobyerno na in violation sa karapatan ng tao ay talagang halatang-halata na, napaka-obvious. Pero dapat magsalita at tumayo sila dito, Ma'am Joey. Dahil ito namang mga kapulisan natin, nakikita ninyo, nakukonsider ninyo na maraming civilian na. Huwag kayong maging bulag sa mga pangyayari. May mga inosenteng civilian na yan, nahihirapan na ngang huminga dahil nga natutroma. Mga kabataan, wala bang ganung consideration?
ang ating mga kapulisan at binabawal nyo pang pumasok. Hinahayaan nyo lang nasa labas. Mm-hmm. Kayo pa ang nagdidikta. So parang ganun, Ma'am Joey. Mm-hmm. You know, Sir Jade, one death is too much. And yung death na nangyari ngayon sa KOJC compound, it is the fault of Tore. It's totally preventable. Kung hindi kayo nag-acting-acting dyan, nalulusog kayo na parang meron kayong huhuling terorista, tingin nyo mga heart attack yung tao. Of course not. One death is too much. And in this case, you know, they must take accountability and please find it in your heart, yung mga pulis na nandito at mga sumusunod lang sa utos ni Tore, makonsensya naman kayo. Dapat mag-ano talaga sila, magkaisa yung mga matitinong kapulisan natin na alam yung kanilang mandato na protektahan ang taong bayan. Mm-hmm. Hindi lamang ito issue ng KOJC. Ito ang issue ng maraming Pilipino. Ito ang maraming issue na biktima. Kabilang po sa mga biktima dito, ang mamamayang Pilipino, hindi lamang po ang KOJC. Biktima din ang mga Dutertes sa pang-aabuso at panggikipit na ginagawa ng gobyernong ito, Ma'am Joey. Biktima ang buong Pilipinas at ang kinabukasan ng mga susunod na Pilipino dahil sa mga ginagawa nilang ito. Correct. Again, itong ginagawa nila dito sa compound ng KOJC, sa SMNI at sa mga miyembro nito, this is a cross of interest ng mga monsters, mm-mm, mga evil forces. At nagkataon na yung kanilang interest ay nagsama-sama dahil, you know, galit sila sa gusto nilang makuha kung ano man ang yaman na meron ng KOJC. Pinatunayan nito doon sa pag-freeze ng asset, pag-trace natin ng interest ng US sa property ng KOJC. Layunin ng mga ng bangag administration na pabagsakin ang support base ng mga Duterte at ang mga corrupt officials no, na nagutom noong panahon ni PRRD. All of them are coming together. At tandaan natin na kapag nanalo sila, lahat tayo biktima. Hindi lang KOJC, hindi lang SMNI, or hindi lang yung mga miyembro ng KOJC magiging biktima dyan. Buong Pilipinas. Opo, bago ko lang ipasa sa mga kapartner ko dito, Ma'am Joey. Mm-hmm. Alam mo, itong si Tore, sa tingin mo matapang ito kung walang higher backup yung may nakasuporta sa kanya? Ako tingin ko may something is wrong with Tore. Something is wrong with this guy. Definitely, kaya siya ganyan, kaya siya matapang kasi meron siyang backer. Kagaya ng sinabi ko kanina, kaya ito ganyan kumilos kasi he doesn't care kung matanggal siya sa servisyo, mawala ang mga benefits niya, hindi na siya natatakot. Because I think he is already set. Correct. Nabigay na dito yung mga pangangailangan niya na if in case mawala ang kanyang mga pension, yung kanyang mga benefits and what not, nakuha niya na yung kailangan niya para sa kanyang retirement. So, yes, sir. Matapang lang. Matapang ka kasi all set ka na. May sumagot na ng retirement mo, kaya ka ganyan. Grabe. Naririnig tayo ng mga kapulisan. Magkaisa na po kayo labanan itong inyong leader. Ayan, si Partner Alma, may mga katanungan po, Ma'am Joey. Okay, ma'am, sa tingin niyo po, saan kaya humuhugot ng kapal na mukha itong si Tore, ma'am? Kasi, ito na, bilang isang general, imposible naman, hindi mo alam yung basic rules, yung basic human rights. Pero ito, lantaran mong ginagawa, dinadagdagan mo pa ng kasinungalingan sa media. Sa tingin niyo po, ma'am, saan kaya humuhugot ng kapal na mukha itong si Tore? Sir Almar, I hope allowed akong magmura dito, ha? Pero ewan ko dyan sa putang inang yan kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha. Grabe. Walang puso, manhid. Alam mo yung ano, ma'am, marami nang nawawala ng malay,
at saka may namatay na, eh wala pa rin pakialam. Wala pa rin, correct, totoo. Tinatanong na anong komento po ninyo, Tore, na may namatay na. Wala. At hindi daw totoo. Hindi daw totoo na may namatay. Oo, yun ang sinasabi nila. At isa pa, dinadahilan daw dahil fatig, namatay, dahil hindi daw sa raid. Alam mo mga ganong mga pahayag? Sino ba ang hindi magbumura? Saka yung Philippine-Japan Friendship Highway kasing lawak daw ng Commonwealth. Eh, two lanes lang. Grabe. Ma'am Joey. Yung sinasabi pa lang niya, nung kaharap pa lang niya si Attorney Toriono, ina-explain niya na, hindi, sa ayot sa gusto ninyo, papasok kami. And then Attorney Toriono was saying na, so ibig sabihin kahit pinapresent namin itong certificate from NBI na na-serve na yung warrant, gagamitin niyo pa rin yung warrant na hawak ninyo para pasukin kami. Yung mga ganong-ganong mga litanya ni Tore, office na office ang talagang ang kapal lang mukha. So wala talaga siyang pakialam, gagawin lang niya yung gusto niya. Klarong-klaro na walang ibang nirerespeto itong si Tore, kundi yung mga nag-uutos sa kanya. At definitely, ang nag-uutos dito kay Tore, mga tao sa Malacanang. I hope you understand, Tore, that your power is not forever. And I will wait for the time na lahat kami makakadura sa grave mo dahil wala kaming respeto lahat sa iyo. At ang alam po ninyo, Ma'am Joey, ang masakit dito, yung namatay po dyan sa KOJC dahil sa ginawa nito ni Tore. Eh kasamahan po namin yung anak. Alam mo anong nangyayari ngayon, ha? Itong anak niya. Kasama kasi namin dito sa social media section ng SMNI. Talagang, alam mo, yung reaction niya, hindi niya matanggap itong ginawa ni Tore sa kanyang ama. Dahil, first of all, hindi naman, nagkaroon siguro ng sakit yun dahil yun mismo sa kanilang ginawa eh. Correct. Actually, Sir Jade, no, pag ikaw disente kang tao, ang unang reaction mo dyan kapag ka merong namatay is that you're going to be sorry. Diba? Yes. You're going to be sorry. Diba? Pagka kunwari, may namatay, whether kasalanan mo yan o hindi, pero dahil nandun ka nung nangyari yun, diba? Later na natin i-figure kung merong proximity talaga yung cause nung pagpunta nyo dyan or whatnot. Mm. Pero kung disente kang tao, ang una mong reaksyon dyan is, nako, kami ay nalulungkot dahil sa ganitong... Hindi yung para hindi na kaya naman namatay yan dahil meron talagang sakit eh. Parang walang pake. Diba? Kita-kita talaga yung pagsuwalang yung tao talaga dito ni Tore, no? I mean, hindi ko alam kung saan nagagaling yung kapal ng mukha mong putang ina ka. Isa kang monster! Monster ka, Tore. Oo. And you know, when you die, people will spit on your grave. That's true. Alam mo yung pakiramdam, ma'am, na ang dami ng kumukundi na sa kanya, nagmumura sa kanya, hindi lang mga taga KOJs, mga nasa labas mismo, taga Davao mismo. Dahil hindi matanggap itong ginagawa niya. Uh-huh. Parang hindi apektado ata yung mura sa kanya. Ma'am, hindi ko alam anong klaseng tao ito. Totoo, grabe evil talaga. Alam mo kung gaano ka evil? Ito, personal experience ko kanina na nandyan ako sa nandyan ako sa kingdom. Merong 19 na injured. Diyan sa KOJC. Tumataas po yan. At pumasok yung 9, tumawag na sila ng 911 kasi dumadami na yung injured at yung mga tao dun sa kingdom eh hindi na, well, you know, it's better for the injured to be treated by professionals. So, I think tumawag na sila ng 911. Of course, 19 yon. So, ngayon, ang gusto nila, yung mga injured, yun yung lalabas ng gate. Injured na nga. At ayaw nilang papasukin yung van ng 911 kasi, for some reason, nire-restrict nila or whatnot, ganyan-ganyan. Meron silang isang van na pinapasok. Pagkatapos, yung pangalawa, supposedly, yung pangalawang van na dapat pipick up dun sa rest ng mga injured na nandun, ayaw na nilang papasukin. I mean, anong klaseng policy to? Correct. Injury na to, treatment na to ng mga taong nasaktan. Pagkatas lilimitahan mo,
dahil sa, you know, meron silang mga sinasabing protocol or whatnot, ganyan-ganyan. I don't understand. Correct. You know, even in war, kahit pa nasa gera ka, pagka merong nasaktan or merong, ano, no, merong injured, kahit kanino pa siyang parientes, kahit kanino pa siyang partido, it is very important that you allow medical help to come in. Pagkatapos, itong sila Tore, magsasalita na, hindi, isang van lang ang pwedeng pumasok, the rest kailangan kayong maglakad pa palabas. Nakasalubong kayo mga taong injured, yung mga, ano, no, yung mga masakit ang mata because of the tear gas, ganyan. Yes. You know, this is just so inhumane. And, ano, no, Tore, hindi ka papatay, sunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Oh, madagdag ko lang, Ma'am Joey, dahil nabanggit mo nga yung, yung pag-utos ni Tore na ayaw pang papasukin, yung mga hirap pang papasukin yung mga nasa 911 para magsilbi doon sa mga naapektuhan ito. Alam mo bang may mga pagkain din na mga, alam mo yung mga mababait ng loob at gustong tumulong sa KOJC, mga missionary workers doon, magbibigay ng pagkain. Pero ang ginawa ng kapulisan, sinubukan pang pigilan yung pagpasok. Oh. Ang klaseng mga tao nakita to. Nakita ko yan. Nakita ko rin yan. May mga nagmamagandang loob na tumulong sa mga taga KOJC. Bakit you're trying to hinder it? Hindi nyo sinusubukan yung pigilan yung pagpasok ng mga pagkain na dapat isiserve doon sa mga naapektuhan ng mga KOJC members na wala silang pakialam, na wala silang puso may konsidera yung kapakanan ng mga tao dyan. Yung mga taong nandyan lang mismo yung dapat tingnan nila. At hindi na yan part ng warrant of arrest ninyo, Tore. That's true. Kaya, kayong mga putang ina ninyo, huwag niyong pinagbibilog ang ulo namin. Hindi na part ng kapangyarihan nyo na i-inspect yung mga pagkain ng mga tao nagdaratingan dyan. Ano yan? Saan ang gagaling yung authority niyo para i-inspect yung pagkain ng mga tao nagmamagandang loob para pakainin yung mga tao dyan sa loob ng kingdom? Correct. What is that for? 'Di ba? It's not part of your mandate to ano no to implement the warrant of arrest. Exactly. Yung warrant of arrest ninyo para lang hanapin si Madam Sylvia. Ngayon nakita niyo na ba anong petsa na? 24 oras na nandiyan pa rin kayo. Your warrant of arrest is supposed to be implemented within reasonable amount of time. Correct. And also ngayon, within 24 hours